Hi guys, welcome back to the channel. So, medyo mga 2 weeks akong nawala doing any vlogs, like kahit ano, kung ano yung mga usually na ginagawa ko na tech review or tech unboxing or travel. So, for the past few weeks or for the past 2 weeks, medyo naging busy ako with my current job or with my existing job. Medyo malaki yung time and effort na kailangan kong ibigay, parang ganun, to do that job. So for today's video, I'm showing you, or I'm going to do an unboxing video of this, yan, the BarraCuda SEAGATE external SSD. So yan, so nakalagay dito is BarraCuda fast SSD from SEAGATE. So for anyone of you who don't know what an SSD is, so like for example, so first thing pala kung bakit ko siya binili, because I bought my new laptop. So I bought this fast SSD kasi gusto ko na hindi ko masyado magamit yung memory ng laptop ko. Although 512 naman yun, pero alam ko it's not much. So kaya ko bumili ng SSD. So may mga pagkakaiba yung SSD and then your usual hard drive. So pag yung SSD, mas mabilis yung read and write niya. So this SEAGATE is a 1 TB, and it is advertised for a writing and reading speed of 540 megabytes per second. So actually mabilis yun. So bakit SEAGATE? Actually, parang unboxing video naman to. Pero sige, I'll do first my unboxing video, this unboxing video, and then tingnan natin kung ano yung tsura nito, and then I'll tell you kung bakit ko siya binili at saka kung bakit SEAGATE yung pinili ko. So yun. So this is the box. Oh nga, box naman talaga to eh. So ito yung laman nung SEAGATE. So before anything else, so nakalagay dito, it is can be connected for your Windows and Mac. Actually, Windows and Mac ready siya. And then compatible with Windows 7 or higher, and then macOS of 10.11 or higher. And then it has a writing speed of 500 megabytes per second, and then a reading speed up to 540 megabytes per second. So I think yung advertised naman speed nila, it's not the actual numbers sa real life, parang ganun. Pero let's see after this video kung ano yung magiging performance talaga nitong SEAGATE nito. Ano pa ba? Yun lang. So this is also a Type-C connector. Yeah. So what's in the box? You have your usual manual. Yan. So actually, wala naman masyadong hindi naman siya masyadong mahirap when it comes to, regardless of your external hard drive or external SSD, kasi plug and play lang siya. So Adobe Creative Cloud. I think meron ata siyang, ayan, 4 months membership upon registration. So, andito siguro yung information. And then, for assistance, ayan, for ano din to? Rescue. It has a rescue data recovery services. So, ito yung parang leaflet or manual. Okay, muna natin siya. And then, I think it has a serial number. Ayan. Kung makikita nyo, may serial number siya. Ah, hindi siya makikita. So, may serial number siya dito na parang, hindi siya engraved. Parang dotted number, naka-serial number. So, okay. So, this is the external hard drive. Ayan. Lagyan mo natin siya dito. And then, it comes with two USB cables. Yeah, two USB cable. One is your Type-C to Type-C. Ito. And then another one is Type-A to Type-C. So, Type-C mismo yung dun sa SSD. And then, kung Type-A, kung dun sa mga laptops nyo with Type-A, pwede naman to. Or, for those of you who are using
MacBook or Apple devices na Type-C or any ano naman, any laptop na Type-C na kasi nagko-convert na tayo usually. Most of it nagko-convert na talaga sa Type-C. So, Type-C to Type-C. So, ito. So, at least, dalawa yung option na binigay nila sa iyo. Hindi ka mahirapan na bumili pa ng connector or ng adapter para lang magamit mo yung SSD. So, yun lang. Actually, yun lang naman yung laman ng ano, laman ng box. So, dito tayo sa main event. Ito siya. Seagate. All black. And I think metal finish. Metal finish siya. So, ano rin siya? Fingerprint magnet rin siya. I mean, kasi pag ano, yung ano niya. Tapos, it has a green light lining or green accent. Ayan. May green accent siya. Ayan. Dito sa green. So, ayan. Kikita naman. And then, your USB Type-C. Yeah. So actually wala siyang masyadong connector or hindi siya powered by any adapter na kailangan sa ano directly sa power socket. Talagang ano lang siya, USB type C to type C or type A para ganun. So I'll show to you kung ano itsura niya kapag kinabit natin siya. So kabit, try natin siyang ikabit sa phone. So medyo makapal ah, means yeah, kasi yung mga USB talaga na for read and write, medyo makakapal talaga yung ano, yung connector. Yeah. Nakikita niyo to? Ah, hindi pala masyadong makita. Yan. Actually, itong lining na to. Ito, makikita nyo yan. Umiilaw siya. Actually, umiilaw yan. May LED light dyan. So, yun yung power, ano ba? Yun yung parang power indicator niya. So, umiilaw siya. So, syempre, medyo may nakatutok na ilaw sa akin. So, hindi natin i-appreciate kung ano yung tsura niya talaga. Nang walang ilaw. I mean, sa harap ng camera. So, bakit SSD and then bakit Seagate? So, before buying my new laptop, actually, naghahanap na talaga ako. And I've been watching YouTube videos and researching din and then reading several materials regarding what is the best external SSD for laptop. So, I came across with the Seagate kasi maganda yung performance niya. And among the cheapest SSD card or SSD external drive, eto na yung pinaka okay. Actually, hindi siya ganun ka-cheap pero when you consider buying an SSD card na, alam mo yun, na meron namang mura. Actually, meron naman talagang mura. Pero, yung writing and reading speed niya, kung hindi siya ganun kabilis, parang useless din naman. Well, I'm not saying na kailangan bumili rin kayo ng Seagate or any high-end or expensive SSD card. So, in just in my, ano lang, parang, in my case lang, parang ganun, mas eto yung nakita kong mag-work sa akin. So, I have a lot of files. Yung laptop ko is, nandun din yung mga videos ko, yung when I shoot any vlogs or any content, nandun din siya. So, gusto ko, naka-segregate siya. Gusto ko, hindi kinakain ng content ko yung memory ng laptop ko. So, I can store this dito sa Seagate na SSD, and then I can bring this anywhere, and then I can plug it anywhere. Parang ganun. So, Seagate, so I came across din with Samsung, with SanDisk. Actually, they are good. If you already watch any video regarding SSD, makikita nyo yun, yung SSD ng Samsung and then SanDisk. Na yun yung medyo okay na performance na. So, I got this BarraCuda Fast SSD Seagate at Lazada. Pwede ko ba sabihin? Well, pwede ko naman sabihin. Yun, at Lazada. And then, it cost 9,300 plus. I think 9,340 nata. Parang ganun. So, it is a good investment din. And then, yeah, parang para sa akin, feeling ko matagal naman siya. And then, according to them, ang SSD daw kasi hindi siya katulad ng external hard drive na may mga parts siya sa loob. So, hindi siya pwedeng maalog. Alam mo, parang ganun, hindi siya pwedeng maalog. Ito kasi,
it's a pocket size, tapos wala talaga siyang ibang ano, wala siyang ibang components dun sa loob. So, hindi ko naman sinabing pwede niyong ilaglag, parang ganun. Pero hindi siya, okay lang siya na maalog at times, pero hindi katulad ng mga hard drive na hindi siya pwedeng maalog din. Or yung talagang bumagsak, parang ganun. So, yun lang. So, if you have any questions regarding this Barracuda Fast SSD, I'll try to make a follow-up video on this regarding the actual writing and reading speed nito. And then, so if you like, yeah, parang ganun. So if you like this video, don't forget to give me a thumbs up and then share any comments, or if you have any comments, just leave it on the comment section below. And then I'll try to leave the link where I bought this at Lazada. Yung link nilalagay ko dun sa description box. And then, yeah, same thing. Kahit 2 weeks na tayo hindi nakikita, please take care, stay at home, stay safe, and thank you.